cái này đây. Napansin Đó, naman. bữa nay có nè. Saksak natin to. Magandang, magandang, magandang umuugong. Diyos ko, nag-live lang po kami. Biglang umugong. Biglang umugong, tapos sa Pilipinas. Uulan. Wow. Ay, hindi na saksak. Wala. Ah, naka-charge ka rin. Tignan, walang live FB dyan. Hello sa inyo. Yan lang ang makikita natin. Yeah, okay na yan. Hello, kumusta na kayo? Ito yung mga chat nila. Magandang, magandang hapon sa inyong lahat mula dito sa Pilipinas. Ito muli ang inyong Fridge Mentor. Makikipagkwentuhan ng isang oras. Wala pa isang oras, madali lang tayo. Ayan, di ba? 30 diba? Minutes. Para naman mabigyan namin kayo ng guidance sa ating journey habang tayo ay nasa abroad. Hello, okay. Michelle. Hi, Michelle. Ako, kailangan ko na ito ng ating mahiwagang salamin. Yan, si Mary Jane. Mary Jane, Gemma Tuazon. Hello ulit, Mary Jane. Nag-usap tayo kanina, di ba? Sa, ano, sa kabila. Hello ulit. Wow, si Miss Cherry Lynn is watching from Kuwait. Mahina po ang sound. Ah, okay, mahina ba yung sound? Hindi kasi nalaglag na. Yan, okay na. Okay na yung sound namin. Testing, mic test. Nadidinig nyo ba? Yan, okay. Tingin ko okay na yung sound ngayon. Paki-ano nyo naman kung... Mahina pa ba yung sound? O okay na yung sound? Natitinig nyo ba kami? Mahina po ang sound, mailing diray. Dali ha. Ang dami kasing ano. Okay, testing, mic test. Magandang hapon mula sa bansang Pilipinas. Itong muli ang inyong Fridge Mentor. Yan, malakas na yan, sigurado. Pakichat nyo naman dito, kung... Dyan, dyan. Pakichat nyo kung malinaw na. Watching from... So, si Mylene Viray, si Cherry Lynn. Yes, pakichat. Okay na po ang sound. Okay na. Nadidinig nyo na ba? Arvin, architect, pakichat naman. Yes, alam ko, andyan ka na. Sabihin mo nga kung malinaw na ang aming sound bago tayo magsimula. Yan, good afternoon, Sally. Ano mo nga? Si Aileen, hello. Malinaw na yan, I'm sure. Okay na po, sabi ni Mary Jane Tuason. Aba, pag hindi pa naman luminaw sa lakas ng boses ko. Naano na kayong tenga ko eh. Okay, kasi si Fridge Mentor, punong-puno ng merienda ang ano, merienda ang table. Oh. O, eto. Yung saging hinugna talagang ano, wala siyang sawa dito. So kung gusto niyong pasayahin si Fridge Mentor pag nakita sa Pilipinas, bigyan niyo lang ng ano, banana cue. Masaya na to. So, kwento ko na lang ako, kakain na lang ako. Ay, yes, magandang hapon. Pagka-on po namin ng live FB, biglang kumulog-kulog dito sa Pilipinas. Mukhang may babagsak na ulan. At ang magandang balita, nandito na naman po kaming dalawa, ang inyong Fridge Mentor. Ang inyong makasama sa journey to a free and rich life habang kayo nasa abroad nang makauwi na kayo ng mas maaga dito sa ating bansang Pilipinas. Yan. Ito po ang inyong Fridge Mentor wife, Tetko Jamat Lim, and... Of course, di ba? Si Terrence. Terrence Ray Lim, ang inyong Fridge Mentor. Yan. May mga first-timer ba? Lagi ko, inahanap ko lagi yung mga first-timer yeah. Eh. Yeah. May mga first-timer ba? Magandang hapon. Magandang hapon, mga second-timer, third-timer, all-timer. Timers. Siyempre pa ang ating adhikain is kumalat ang ating misyon. So we are very happy kung lagi may mga first timer na nakikinig para at least kaya nga natin, 'di ba, lagi ko sinasabi. One OFW at a time. Yes. Na mabago natin. And mawe-welcome natin sila sa yes. Fam natin, sa family natin. Nympha Rigondon from UK. Yan. Medyo ngayon ko lang napakinggan yung pangalan ni Nympha. Sarap ng merienda ni Fridge Mentor. Ay talaga ito, Ninyo, tinan mo, oh. Talaga, pinatos pa niya kahit, ano na, hinug na yung saging. Ayan, no? Hello po, ang bilis. Andyan din si, ay hindi ko to kilala, Maynard Kahay, Portugal. Kachat ko lang siya kanina. Yeah, on-timer. ano lang naman kami ni Maynard magkasama? Mga 20 years. Matagal na. More than 10 years na. 10 years, 15 years, baka no? Baka 15 years na. Diba, or more than... Baka nga 20 years na ay, eh. Ay, huwag po na pag-usapan yan dahil nahalata ang ating mga edad sa mga oras na ito. Yeah, si Dogis din. Mga 10-15 years na kami magkasama niyan. Wow, napakadaming nakikinig sa atin ngayon. Merong UK, may Paris, may Middle East, may Dubai, may Abu Dhabi.
Yan, ako si Joy Panaligan. In-invite na ang lahat ng mga kilala. Maraming salamat. Dahil napakaganda ng topic na pag-uusapan natin ngayon. Sige, Fritz Mento, magpakabusog ka. Kasi mamaya, sila naman ang bubusugin mo sa mga bagong kaalaman tungkol sa ating financial na aspeto ng buhay. Pero last week, maganda yung usapan natin. Hindi siya financial, pero napaka-importante din sa ating pagkatao. Which is, anong pinag-usapan natin last week? Anong pinag-usapan natin last week? Ito yung EQ. EQ. Emotional EQ. Intelligence, diba? Naku, napapractice ko yan. Kaya, swerte mo, napapractice ko tuwing umiinit na yung dugo ko. Naku, katuturo lang pala ni Fridge Mentor. Watching from Kuwait. Yan, yeah, may Egypt. May Egypt. Paki-chat nga dyan kung taga saan kayo. Hi, Miss Juwara. Ang hirap i-pronounce ng Johara. Ang ganda. Egypt. Wow, paki-chat it's nga our kung taga saan kayo. Pleasure and welcome sa ating Fridge Revo. Miss Johara from Egypt. First time ko yata naka-encounter ng Egypt. Yan, may Brunei. May Middle East. Hindi po Middle Age RV na. Middle Age ba o Middle... Ano, Middle East. So, may Kuwait. EQ, IQ. Yeah, yeah, may Kuwait tayo. Tapos, may Malaysia tayo. Si Martin, Malaysia. May UK, no? Si Lilian. KSA. Si Badet. Hello, Badet. Kuwait. KSA naman, meron din tayo. Sa Dubai, meron din tayo. Si Ferdy, nasa Saudi. Mabuhay ang lahat ng ating mga kababayan Pilipino. May France. May Milan, may Oman. Nako, nakaka-excite naman. Gusto kayo makita sa Facebook. Kasi may Singapore. Pwede na ba to? Yan. O sige, malapit na 2 minutes. Gusto ko makita kayo sa Facebook din, di ba? Alam nyo ba na ngayong araw na to ay medyo ninervous ng mga taga-Muntinlupa? Just to give you an update, medyo ninervous ng konti. Kasi dumarami ang mga na-infect sa virus na ito dito sa Muntinlupa. Kaya naman na inyong Fridge Mentor, namili ng 10 kilong galunggong. Pandalas na ng grocery, di ba? Yan. Pero ika nga nila, ang buhay ay dire-diretso lang. Kahit na may corona, may pandemic, lagi kong sinabi-sabi sa inyo, today is hard, tomorrow is worse, but the next day, the sun will shine again. Yay! At dahil magsashine siyang muli sa susunod na araw, eto na kami ulit na magbibigay sa inyo ng mga karagdagang kaalaman. Dahil ngayong araw na to, ang ating pag-uusapan ay ang winning financial principles. Diba? Winning financial principles. Ay, ganda, di ba? Pag sinabi mo kasing principle in Tagalog, ano? Kaya explain yun. Ano ba ibig sabihin ng principle? Ang sasabihin naman nila yan. Prinsipyo. Prinsipyo, tama. Di ba? Hindi, tama na yung kakain ko. Napapakain ako ng dami. So, di ba, prinsipyo. Sa term ng prinsipyo, bakit ba importante ang isang prinsipyo? Bakit ba importante ang prinsipyo, Ted? Sa tingin mo? Pag wala kasing prinsipyo sa buhay, di ba? Sa buhay. Parang sa akin, wala kang compass. Wala kang guide na sinusunod. So, laging, kung may journey ka, yung dadaanan mong journey, suntok sa buwan, minsan kanan, minsan kaliwa, minsan iikot, minsan nasa tumbok, minsan naantog ka na pala, di ba? Yun yung sa akin. So, prinsipyo. Sa inyo, bakit importante, pakichat nga, bakit importante ang prinsipyo sa buhay? Principles. Bakit importante ang principle? Kasi ang topic natin, winning financial principles. So, I just want to talk about a little bit deeper on the word principle. Yung prinsipyo. Bakit ba importante? Huwag natin pag-usapan muna financial. Pag-usapan natin, bakit importante ang prinsipyo sa buhay ng isang tao? Yeah. Chat tayo dyan, mga... Yung sabi ni Fatima, prinsipyo na ipaglalaban, di ba? So, yung prinsipyo mo, ipapaglaban mo yan. Tama, di ba? Kung meron kang prinsipyo, ipapaglaban mo yan. Oo. O diba sample ng mga prinsipyo sa buhay? For example, merong mga pamilya na napaka-importante sa values to ha, importante na
Ang isang pamilya will always be together forever till death do us part. Ipapaglaban ko ang pamilyang ito. Eh gano, mm-hmm. prinsipyo yun. Prinsipyo ko, di ba? Oh. Whether I like you or not, hindi kita iiwanan. Prinsipyo. Wow! Ganun ba kalalim ang prinsipyo nyo about family? Or, about or prinsipyo about ano, stealing is bad. Di ba? Masama magnakaw. So, pag once may prinsipyo ka na masama magnakaw, lahat na gagawin mo is based on the principle. Tama? So, yeah, hindi ka... Hindi ka mag... Hindi ka magnanakaw. Hindi ka magnanakaw kahit may opportunity na nandyan, oh, hindi ka magnanakaw. Kasi kapatid may na yan yung ka. Mandaraya, di ba? So, hindi ka... Ang sabi ni ano, para guided, no? Sabi ni Maynard, no? Para guided, ito po ang guide natin sa atin. Sabi ni Percival. Tapos sabi naman ni Sally, ang taong may prinsipyo, kahit anong mangyari, you will stand for it. Tama. Yeah, ipapaglaban mo yun kasi may compass ka eh, di ba? Prinsipyo ay kadugtong ng pangarap at sariling pagkatao. I like that. Ano yung sariling pagkatao niya? Yes. Yun ang susundan. Ito pa, maganda to. Sabi ni Jenny Lontes, importante ang prinsipyo. Sarap kasi ng saging. Importante ang prinsipyo kasi para ito ang magiging I like it. Backbone. Galing ng mga sinasabi. Backbone. Sarili nila. Diba? Ano pa? Makakatayo ka sa sarili mong paa, diba? Yeah. Sabi naman ni Mary Jane Tuazon, sabi niya, sinusundan mo yung guideline sa buhay mo, which is your principle. Mm-mm. No? Kung wala kang prinsipyo, wala kang plano. Sabi ni De La Calzada. Diba? Sabi ni ano? Sabi ni Ramville Almeida, Hello. Ayan, tama yung sagot mo, Gambil. Ang tanong namin, ano yung prinsipyo? Ang sagot mo, hello. Welcome, Gambil. Sabi naman ni Arlene Almares, principle will lead you on what you are expected on the future. Tama. Yes. Si diba? Ano naman si Joan at saka si Jeff Sagun, ito din po ang basehan sa inyong mga desisyon. Very good. Papag-usapan natin yan. Ito ang basehan sa inyong mga desisyon. Alam mo, para mas masaya tayo tuwing Tuesday, ito naman ay sandali lang. Para hindi kayo naglalaway sa aming mag-asawa. Kung kayo nasa bahay, sabayan nyo kami kasi it's merienda time. 4 oras na nakakalipas mula nung nag-lunch dito. Alam ko yung iba bagong gising, so habang kayo nag-uumagahan, kami ang umagahan ninyo, pero magdali na kayo ng coffee. Coffee, di ba? Principle will lead you on what you expect on on your future. Tama din si Arlene. Sino may sabi niyan? Yan, si Arlene, no? Sabi niya, yung principle mo daw will lead you on what you expect on your future. Ito naman. Di ba? Tama. Fight for the best, sabi ni Miss. Ang bilis mo naman mag-scroll, Sir Fritz Mentor. Rucille Maravilla. Ito si Miss... Thank you, Miss Rucille. Si Andy naman, ng Japan. Kung wala kang prinsipyo sa buhay, hindi mo rin kaya mag-desisyon para sa sarili mo. Yeah, mahirapan siya makasi-decide kasi wala siya. Parang lagi ko nakikita principle tapos decision, no? Yeah, parang yeah. Dikit yung dalawa, no? Principle and decision, tama ba? Principle and decision tapos, sabi yung future, yung outcome. Dikit-dikit siya, di ba? Si Jill naman. Para sa akin, isa sa wisdom ko. Nagiging gabay ko. Yun. Decision, gabay or guidance, no? So, yan yung mga usually sinasabi nila. Yes, diba? No? So, Fritz Mentor, ikaw, ano ba sa iyo? Ano ba ang pag-uusapan natin ngayon about principle in... This is not about life. Financial... Principle, yes. Sa kaperahan kung paano natin. Yes, actually ano naman, sabi ko nga ang maganda dito, if you want to be successful in life, to be successful in relationship, to be successful in your financial well-being, no? It's always almost the same lang ang ano mo, ang mga principles. Like for example, bakit ba importante, isusulat ko ha. Bakit? Meron ako pen. Bakit ba importante? Tabi mo muna yung ano ko, merienda ko. No? So, bakit ba importante ang principle? Kasi, ito ha, sisulat ko muna, kwento mo muna sila. Kasi ganito. Papaganon niya ta, kita ba? Kasi ganito. Ang principle kasi, ang prinsipyo sa buhay ay napaka-importante. With the right principle, yan. No, isusulat ko ha, tapos pakita ko sa inyo.
No, with the right principle. No, with the right principle, ano mangyayari? You make right ano? Right. Tama pag tama yung presisyo. Ano next? Right principle leads to? Leads to? Right decision! Diba? Tama. Tapos? Right principle leads to right decision. Tapos, right decision leads to right? Ano? Right decision leads to right? Action. Diba? Tama, so, diba? Right principle leads to right decision and right decision leads to right action. Hindi ba sa buhay, life is all about making decisions. Diba? Lagi yan. Siya rin ang dahilan kung bakit may nagiging successful. Siya rin ang dahilan kung bakit may mga nag-fail kasi it's either tama or mali ang mga decision natin sa buhay. No? So, and our decisions are based on our... Our decision, our base is on our... Principle! Kung mali yung principle, kaya minsan nga, tete, para minsan, alam mo na mali. Alam mo na mali, pero ginagawa mo pa. Ayun, kasi so, mali yung principle mo. So, kung mali yung principle mo, mali yung decision mo. Kung mali yung decision mo, mali yung action mo. Pag mali yung action mo, alam niyo na, ano sunod sa action? Ano sunod sa action? If wrong action will lead to wrong plano. Wrong result, di ba? Ayun. If right action, right result. Ayan. No, ulitin natin ha. Ayan. So, very clear yan, no? So, very important. Why is principle very important? Because we make decisions every second, every minute, every day in our life. Okay. So, the decision we make, it either bring us to our goals or it will take us further from our goals. Tama. Tama. So, the secret of life is to make better decision or make the right decisions. Kasi, pag right decision mo, right action. Pag right action, right results. Ganun lang kasimple ang buhay at saka sa financial. So, gets nyo? Gets nyo? Kaya importante tong principle. Ang tanong ko, saan bang nanggagaling yung prinsipyo? Saan ba nanggagaling yung prinsipyo natin? Tinatanong mo ako? Oo, saan ba galing to? Tinatanong ko sila. Saan ba galing yung prinsipyo natin? Ito sa taas. Where do we develop our principle? Whether in life? Dito? Or whether or financial? Dito ba? Sa taas? Sa, dito? Saan ba galing yan? Mix? No, saan ba galing? No? Naku, alam mo, very critical talaga to na matuto tayo. Kasi ako lagi ako nagdadasal, lagi ko ipinagdadasal ang lahat ng mga OFW at lahat ng mga leaders to always guide us and give us guidance and wisdom so that all the leaders will have better decisions. Laging ganon. Yes, yun lagi ko pinagdadasal. Kasi pag nagkamali ka ng desisyon, yun na. Yun na ang simula. Kailangan mo bayaran. Yeah, kaya napaka-importante talaga nung ano, nung bawat desisyon na ginagawa natin every day of our life, especially yung mga leaders, kasi maraming naaapektuhan. Kasi parang sinasabi kasi nila, Ted, when you want to be financially fit, no, financially stable, no, parang lagi it's all about IQ, 'di ba? But EQ is very important as well, emotional intelligence, and making your having a right principle about financial will also give you the right decision. And ang tanong ko kanina, saan ba galing yung principle? Saan galing yung principle, Ted, is galing sa... Dito, sa gitna. Galing sa learnings. Tama ba? Ang prinsipyo natin, galing sa learning sa buhay natin. Which is galing yan sa maybe sa parents mo, no? Maybe sa
simbahan, maybe sa eskwelahan, or maybe sa environment. So these are learnings na kukuha mo, then once lahat ng learnings mo nakukuha, ginagawa mo prinsipyo, tapos pag nagdesisyon ka, hinuhugot mo sa prinsipyo, tapos pag nagdesisyon ka na, ito na yung i-actionan mo. Tapos pag in-actionan mo na, syempre, yun na yung result. A wrong learning will lead you to a wrong principle, will lead you to a wrong decision, will lead you to a wrong action, and will lead you to a wrong result. So, ang tanong ko ngayon, no, kung ako ba lumaki dito sa mga sinasabi mo na kinalakihan ko, at yun na na-adapt ko, does it mean, yun na dapat ang prinsipyo ko? Hindi. Siyempre, yung... We are born, wala pa tayong prinsipyo. Wala pa tayong learning. Pinanganak tayo blanco, 'di ba? Kung sa cassette tape, mga umaabot pa ng cassette tape, wala pang laman 'yan. So, once pinanganak ka, you start to get learnings. Nakikita mo 'yan, naririnig mo 'yan, no, saan-saan 'yan, sa TV, sa media, sa environment, sa kultura, etc., etc. Once you have all the learnings, you start, no, nagsa-start ka na gumagawa ng prinsipyo mo. No, there are people who intentionally do their principles in life. Ito na yung sinasabi, malalim ang prinsipyo kasi alam mo ang prinsipyo mo. No, so, ginagawa mo yung principles mo. Ang tanong ko sa inyo, ang pag-usapan pinansyal, meron ba kayong prinsipyo? Financial principles. Yan. So, napakaganda kasi kung mag-guide tayo sa tamang financial principles that will guide us in our journey, mas mapapabilis ang pag-uwi natin na free and rich, di ba? Mas mapapabilis na makikita ko kayo dito sa Pilipinas na pakalat-kalat. Yes, kasi diba? Ano, right yes. principles, right decision, right action, right result. Mabilis yung journey mo. Same thing in life. If malalim yung prinsipyo mo, alam mo yung tamang prinsipyo, mas mabilis maging masaya sa buhay. Yes. Kaya excited na ba kayong malaman kung ano i-share natin about winning financial principles? Yan ang i-share natin ngayong araw na to. So, okay ba tayo dun ha? So, very important, no? Very important na for you to have the right learning. Tapos, sabi ni Ted, oh, nakuha mo na lahat na learning, na learning. Siyempre, kailangan ikaw pipili anong principle mo. So, paano mo malalaman sa dami-dami ng principle, yung principle ba ni Ted, principle ko? Naku, hindi. Magkaiba. Diba? Yung principle ba ng kaibigan ko, principle ko rin? Hindi. Bakit hindi? Kasi we have different goals in life. Pero pwede ako matuto pagka na-realize ko mas tama yung kay Terrence, di ba? So, which majority ay nag-guide niya talaga ako. And ito yung result! Or parehas kami ng goals. If our goals is parehas to be free and rich, then parehas tayong goals, then parehas tayong principle. Yeah. Pag parehas tayong principle, then parehas tayong decision. Parehas tayo ng daan. Yes. Parehas tayo ng paroroonan at parehas kami ng end goal. Nako, nakakatuwa naman. Tingnan naman natin ang mga, yes po, importante po na merong prinsipyong financial. Yes. So, si Sophie kanina may sinabi din, ibaba mo ang content, maganda. Naalala niya, sabi ni Miss Sophie, ay hindi, lumampas tayo. Sabi ni Miss Sophie, parang sabi niya kanina, When we were starting the Freedom Business, TRL told us to start everything right. Diba? Until this day, ina-apply namin yan. Things go smooth if we start right. Tama, di ba? Kasi, yun nga eh. So, as far as financial, pag-usapan natin financial ha, as far as financial, meron ba kayong winning financial principles na sinusundan nyo? Yan. Pag sinabi ko, anong prinsipyo mo sa financial? May maiisip ka ba kaagad? Kasi, hindi mo alam, doon hinuhugot yung mga decisions mo. But, principles ba yun? Like, lagi nilaloko yung mga Chinese kasi mga Chinese negosyante. And ito, prinsipyo mo. Kahit liit tubo, basta. Ano ba yun? Kahit liit mata, basta
Hindi. Nakikita. Hindi, di Ano ba ba? yung mga Chinese, Ano ba sabi, yun? kahit liit tubo, basta madami benta, parang Yes, ganon. oh, Di ba? kahit piso lang, basta marami, okay na. Ayun, So, ikaw Chinese ka, hindi mo alam. natama ba yun? Di ba ganun yung mga Chinese, malilit yung tubo, pero maramihan sila, kaya marami sa kanila, mga wholesaler, di Yes, ba? oh. So, yun ang prinsipyo Ito nila. yung prinsipyo niya, kahit maliit lang, no, maliit lang. So, kung yun yung prinsipyo mo, pag dumating sa desisyon, nagbebenta ka ng isang bagay, tapos sasabihin nila, o sige, piso na lang ang tubo. So, anong gagawin mo? So, huhugutin mo yun sa prinsipyo mo. Pag ang prinsipyo mo, okay lang piso, basta marami. O sige, bumili ka na marami, bibigyan ka na ng piso. Bumili ka ng 1,000,000 na piraso para 1,000,000 din ng tubo. So, doon mo hinuhugot yung decision mo to say yes or to say no to an opportunity. Okay. Gets na na? Nagaget nyo na? Nagaget nyo Yes! na? Pakisabi nga Yes! pag nagaget nyo na, how Maliit important tubo. is the principle? Yan. Winning Konti-konti, basta dami, financial di ba? Maliit tubo, principle. pero Yan. consistent, no? Maliit tubo. Example lang naman yung sa akin, naalala ko lang. Yes, Naalala ko lang. which isi-share namin yung winning financial principle namin, Na no? pwede nating ituro sa kanila Yeah, din, di maybe ba? share natin isa Tsaka, ngayon. para sa akin, napaka-importante na matutunan nyo eto mga prinsipyong ito. Hindi manyapat may kita or paano ba mag-grow yung money. May mga principles kasi behind it na kailangan nyo matutunan. Yes. Tapos, And oh yeah. yun Cool. lang. Tapos yun nga, it's very important for us to continue learning. Kasi the more we learn, no, the better our principles will be. Ako, pag Di nagtuturo ba? si Terry sa inyo, excited ako makinig kasi siya naman po ang gumagawa lahat nito, di ba? At sineshare niya sa akin. I'm very excited kasi nare-refresh ako. At sabi ko sa kanya, okay, turuan mo ako as if ako sila. Kasi I'm the mirror of many OFWs, di ba? So, ano tayo ah? So, Game. again, very important yung principle. Bakit important? Kasi ito, 'di ba? So, right learning, right principle, right decision, right action, right result, 'di ba? So, sample ng isang personal no winning financial principle namin ni Ted, 'no? So, ito yung itong sample isa. Avoid the three risks in investing. No, lagi kami nag-a-avoid ng tatlong risk sa investing. Alam niyo naman, investing is all about risk. Oo. 'Di ba? Lagi naman 'yan, 'di ba? Pag nag-i-invest ka, there's always a risk. So Yeah. ano yung Kita. three biggest ba, main risk ba in Three. investing? Ano ba yung three biggest risk? Three. Naku, magkaiba nga po kami dito ni Terence, eh, no? Alam niyo po naman ako, eh, laban lang. O, bakit hindi mo pa inano yan? Bakit hindi mo pa pinasok? Kaya nakapapasto, di ba? So, lagi niyang, ngayon, maintindihan nating mabuti, ano yung mga risk? Yes. Kung bakit, yun. Isa pa ha, isisingit ko lang. Why principle is very important in decision making? Kasi, eto ni Brad, na-discuss natin eh, nakalimutan natin. Ano? Ang decision making kasi, pag wala kang principle, hindi ko sinasabi wala kang prinsipyo ha. Ang sinasabi ko lang, kung hindi clear yung financial principles mo that will guide you, no, you will make decision not based on logic, but you will make decision based on emotions. Di ba? So, once you make decision based on emotions, sa tingin nyo, ano mangyayari? Ay, nako. Marami pong pwedeng mangyari. Medyo experience natin tong lahat, no? Kahit sa mag-asawa, aral na to sa akin. Kapag ang isa ay umiinit na ang ulo, kung ikaw ay papatol, mataas din ang emotion nyo, anong ending ng action na yon? Pumatol ka, alam mo nang bad mood na siya, o gulo, Diba? Pag magkaaway kayo. sinabi, high emotion, low intelligence. Yes! Pag mataas kasi yung emotion natin, yung intelligence, Mababa. bababa. Sulat nyo yan, ha? Sulat nyo yan, yung mga bago po natin Lagyan mo, lagyan mo kasamahan. na. Hi! Hi! Ikaw nga, pangit akong magsulat. Ito ang pinag-uusapan natin ngayon, ano? The Ha? three risk Risk in in investing. investing. Mas Pero maganda. bago ako pumunta sa three risks, binalikan ko muna yung decision. Bakit ba importante yung principles? Kasi yung principles, ito yung huhugutin mo pag nagdedesisyon ka.
Kasi pag hindi, pag wala kang prinsipyo, ang huhugutin mo, ang next option mo is your emotion. Yeah. Ang problema, pag yung emotion mo ay mataas. Emotion mo ay mataas, mababa yung intelligence, nagiging bobo. Nako, praktisado na ako dito. Kaya tama ba? Yan. Pag mataas yung emotion mo, mababa ang intelligence. Kaya 'di ba, kami ni Terrence, no, pag nakita kong ay mainit na ang isa, nagkakainitan kami, hindi na ako papatol or siya hindi na papatol, tatahimik na lang ako or lalayo. Kasi ano na, affected na ng emotions yung lalabas sa bibig namin. Or ito pa, sample, pagka kayo'y nag-i-email, no, hindi mo gusto yung mga sagot. 'Di ba, laging advice sa atin, if full of emotions ka, mataas, 'di ba? Huwag mo muna sagutin, tumindig ka muna, kasi kapag na-enter mo yung sagot mo, which is based on your emotions, nako, I'm sure may masasaktan, may mami-misunderstood, negative na naman ang result niya. Yes. Because negative wrong result na naman. Ang galing niya. Nako, nakakatawa. Kaya nga, importante, para hindi mo i-base yung decision mo sa emotion mo, kailangan pala meron kang principle. Yeah. Kasi sabi nga nila, investment is not about emotion. Investing is not sexy. No, it's about logic. It's about data. It's about principles. Yeah. So pag meron ka principle, kahit mataas o mababa yung emotion mo, prinsipyo eh. Principle eh. So doon mo lang i-base, laging tama yung decision mo. Yan. Ito po. Hindi ko alam. Ha? So, okay na tayo, ha? So, very clear, no? Why principle is very important? It's because you base your decision on your principle. Kung wala kang principle, hindi clear, you base it on your emotion, which is worse. No? It's worse because emotions is not for financial, di ba? Or yung wealth building. Ang dami kasi nakarelate yung may mga asawa. Oh. Uy, bilayan nyo na yung style namin. Pag nagkakainitan na, tao naman tayo, tumahimik na lang, yeah, or lumayo. Ganun din, again, decision din yun. No? So, ito yung isang principle namin. Diba, lalagay natin principle para financial principle. Itong isi-share namin sa inyo is just one of the principle na gusto namin na matutunan nyo din kasi napaka-importante siya. Naku, ang ganda nito, ang ganda. At inintindi ko din siyang mabuti. It's good to be refreshed. Kasi ito yung winning financial principle. Isa yan sa marami, no? Which we have around 7 or 10 yan na financial principle na every time I make a financial decision, tinitingnan ko yan. Is this based on the principle that I have picked and I have decided na ito yung magdadala sa akin sa goal ko? Sa ating journey! Diba? So, ano ba yung 3 risks in number investing? One. Number one. Number one. Ito yung number one. Inhale, exhale daw pag matatama. Kahit ang bata, ganyan din. Tinuturoan namin, aming mga anak. Lagi na lang pang away. So, sabihin namin, stop, inhale, exhale. No? So, ito yung mga principle, ha. Ang principle namin is ina-avoid namin yung 3 risks in investing. Which, tatlo lang naman yan. Sabi ko, sobrang dali ang pag-invest kung naintindihan mo and if may clarity. Mm-hmm. So, ano yung first risk? Ano? Capital risk. Okay. Okay, pakichat nga dyan. Ano yung first risk? Capital risk. Oh, kanina, tanong ko kay Terrence, no? When you say capital, anong ibig sabihin natin dito sa capital? Just for the sake of clarity, capital is, for example, sa negosyo, ang iyong tinda ay gulay. Binili ko ang gulay ng 100 pesos. Yun ang aking kapital, yes, sa aking negosyo. Nindadalhin ko sa palengke, ibebenta ko, di ba? Yes. Ibenta ko ng 120 pesos, di ba? Yung 100, yun yung kapital natin. Kapital sa Tagalog or capital. So, ang risk mo dun sa investment, ang risk mo is binili mo ng 100, ang capital mo 100, pero later, ang halaga ng binili mo is less than 100.
Yun yung risk. Yes, kapag yun yung hindi risk. Naging 120, tapos naging... Naging 80, naging 70. Yun. Then yun yung risk mo. Which is, ina-avoid mo yung risk na yan na bumaba yung capital ng investment mo. Kaya ang ating topic is avoid the three risks na isi-share namin sa inyo ngayon. Which is, number one is capital risk. Huwag yung payaan na bumaba ang inyong puhunan, ang inyong kapital. Yung possibility of losing your initial capital, yung nilagay mo na pera, may chance malugi. So, iniiwasan mo yun. Anong mga sample niya na pwedeng... ano ba mga posibilidad? Ang ano lang dyan, sa avoid the three risk, sa capital risk, ang ginagamit ko lang naman yung LRLR, MRMR, HRHR, di ba? Isulat natin yung MRMR for the yung mga bago nating nakikinig ngayon dito. Ito lang. May matutunan sila, di ba? No? So, number one natin is, bilis ng takbo ng oras, is avoid capital risk. Huwag niyong payagan, ipaglaban niyo na ang inyong kapital ay hindi mabawasan. No? Yes. So, ano yung mga sample natin na nababawasan yung ating kapital? Meron ba sa inyo naka-experience na yung inilabas na pera, naging zero or nawala or bumaba? Naku, mukhang madaming may sample dito, capital risk. Meron ba sa inyong may ganyan ng experience? Ako ba? Meron na ba akong ganyan experience na nawala yung pera ko? Or, yan na. Ano lang naman, madali lang to eh. No? Yun nga, yung risk, capital risk, eto lang. High return, high risk. Medium return, medium risk. Low return, low risk. Eh, ang prinsipyo ko is hindi mawala yung capital. So, dito kami. So, nandun ako sa low risk. Kasi, ayoko mawala yung capital ko. At saka, alam ko, Teres, no, itong mga risk na to is, it can also be connected doon sa edad mo. Pag bata ka pa, mas sabi nga nila eh, pag mga bata, di ba, risk taker ka pa. Mas yes. Sige, matapang ka pa kasi ang dami mo pang time ahead of you, no? Pero pwede mga, pa. Pwede pa. Allowed ka kung gusto mo mag high risk. Pero depende rin sa inyo. Di ba? Kung ako, doon ako, mahaba pa yung time eh. Doon ako sa low risk kasi mas marami pang chance dumoble. Yeah, of course. Diba? So, kaysa mag-high risk ako, tapos darating na panahon, high risk, high return, high risk. Tapos, magsa-start na naman ako from zero. No? So, again, clear siya, no? Yung una is capital risk. Pag nag-invest ka, dapat ang prinsipyo mo ay you to avoid the capital risk. Ito. May nag-share dito si Fritz Gina Kides. A shareholder po ng isang restaurant. So, ibig sabihin, nagtayo ng restaurant, nag-share, bigla pong nawala kasi yung negosyo, maybe hindi nag-click. Yes, high risk. So, diba? Kasi ang traditional business, nasaan? Nasa high return, di ba? Malaki ang kita sa restaurant. Sa pagkain. Times 3 nga ang kita dyan eh. Pero yun nga, high risk naman. Yeah. Eh, ang prinsipyo ko, malalim ang prinsipyo ko dyan. No? Ang prinsipyo ko, dun ako sa low risk, low return. May isang sample si Ted. No? May nag-IPO. Nag-IPO ng stocks. Tumaas daw. Sabi ko, it's not my principle. My principle is not on the high return, high risk. Ang principle ko is, kung high return yan, pwede din na wow. High risk. Oo. No, so, nagiget nyo, pag malalim yung principle mo, hindi ka mapetetempt na pumasok sa high risk, high return. Kung yan. Ang principle mo ay low risk, low return. Yan. Sabi nga nila yan. Sabi nga ni Christopher Ocleda, stock market, no? Yes. Yan, sabi mo, if you wanted to earn na mabilis na malaki, may chance ka dito. Pero yes. If you wanted na maubos at ma-wipe out ang pera mo na mabilis at mataas, eto din talaga. Yan. So, depende yon kung ano ngayon yung principle mo. Yan. Ang principle ko is to avoid capital risk. Na mawala. Mawala. No, kasi, as an OFW, hindi ganun kagandali kumita ng pera. Uh-oh. It takes you years no to save money, tapos ilalagay mo, isusugal mo,
Di ba? Kasi kung high risk, sugal ang tawag ko dyan eh. Isusugal mo na pwede magdoble, eh pwede din maging zero. Yan, yan yung mga ano natin. Yun yung hindi, wala sa prinsipyo ko. I'm not saying na dapat gayain yung prinsipyo ko. Pero ang sinasabi ko, ang ginamit namin prinsipyo na in just 8 years na kauwi kami free and rich is the principle of capital risk. Ina-avoid namin yan. So, you go for low return and low risk. Kasi ayoko mawala yung capital risk ko. Tapos, yun nga, just let time double your money. Oo. Diba? Just let time. May time tayo eh. Ang dami natin time. Meron pa ba kayong gusto i-share na experience na nawala ang inyong kapital? Pinaghirapan ko na ilang taon. Tapos, mawawala ng ganun-ganun. Parang madaming sample yan. Madaming experience, no? Number two risk naman. Ito naman. Number two. No, okay. Number two risk is, sa tingin nyo ano? Wow, watching from Bahrain. Welcome, Miss Remme. Oh, nakakatuwa naman. Meron na tayong mga kasamahan na gusto rin matuto from Bahrain. Bahrain. Yeah. Ajman. No? Ajman naman si Benilda. Ito. High risk, high return. We invested in producing concerts. Ay, oo. Kaya natin nakasama itong mag-asawang Sophie and Rowan Soldevilla. Mahilig silang mag-produce ng concerts and in the end, we lost. Yes, high return. So, napakalaking risk to open a business na malaki ang kapital. Yon. So, yun yung una ha. First is three things to avoid yung risk. First is capital risk. Pangalawa is inflation risk. Ganda nito. Ito inintindi kong mabuti. Gusto ko rin na maintindihan yung mabuti, no? Pag sinabi bang inflation, Sir TRL, Sir Fritz Mentor, ba, ito ay laging laman ng dyaryo. Ano bang ibig sabihin ng inflation? Anong gusto nyo? Yung madali explanation o yung mahirap? Hindi, yung madali lang. yung mahirap na hindi mo maintindihan, na feeling mo ang tali-talino ko? Or yung madali na nakakaintindihan tayo ngayon, eh ganun lang pala kadali ang buhay. Ito oh. Ang dami nakaka-relate. Hindi pa sila maka-let go sa mga nawala nilang kapital. Ako po bumili ng stocks to worth 50,000, ngayon, 25,000 na lang. So, kaya, yun nga, high risk, high return. Sabi ko nga, pwede siya dumoble, pwede din siya bumalik. So, it's not my principle. I'm not saying na my principle is right, pero that's my principle. Sige. When I make decision, mabilis. Oh, dito, ito, kaya ito naman ang next na aralin natin, ha? So, inflation alam, risk. Inflation no? risk naman. Inflation risk, ang definition ko sa inflation, ang inflation kasi is the year-on-year rise on general prices. Bale, year on year na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So sample, dito sa news sa Philippines, ito ba 'yan, 'di ba? Lagi sa mga palabas sa TV, sa mga news, mayroong agad reporter pupunta sa palengke, tatanungin niya, magkano na po ba ang kilo ng manok? Magkano yes. na po ba ang kilo ng isda? Bigas. Magkano na ba ang bigas ngayon, ang itlog? Ito pala siya. 'Yun yung inflation kasi tinitingnan natin yung pagtaas. Versus lang ng last year at yes. saka this year. Bakit may inflation risk? Kasi yung threat of rising prices, yung threat, kasi inflation lagi yan pataas. Meron bang bumababa na presyo ng bigas, ng pandesal, ng isda? Hindi, pataas yan, di ba? Every year. So yung threat, no? Ano bang threat sa Tagalog? Threat na ginagamit ko eh. Hindi ko lang alam kung may mas tamang term. Ay, anong Tagalog sa threat? Amba. Ano ba yun? Ang threat? Ay, anong Tagalog? Sa anong threat sa Tagalog? Threat. The threat of rising sumpa. Prices. Hindi sumpa eh. Yung hoy, anong Tagalog sa threat? the threat of rising prices eroding the buying power of your money. Yun. Ang banta. Ang galing niya. Ayan, tama. Si Aileen. Ang banta balakid. Yes, ang banta ng pagtaas ng presyo no ini-erode niya. Panganib, danger tama. No, ini-erode niya yung buying power ng pera mo. Yan banta, si babala. Ang galing, para kay dictionary, ang bilis nyo. No, so inflation risk, ang sinasabi lang ng panganib. Inflation risk is yung threat na tumataas yung presyo no erodes yung power ng pera mo. Ay, gets ko na. Ang ganda niyan. Sige, pero mamaya magko-comment. Sige, tapos diba? Mo. Diba? So, yun lang yung ganun kasimple. Kasi kung nag-i-invest ka, may risk yan. Ang unang risk, capital risk.
Pangalawang risk is inflation risk. So, ibig sabihin nun, di ba, sabi mo, taon-taon, haka mo to, intindihin ko ha, ilalagay ko na ako yung nandiyan nakikinig kay TRN. Taon-taon, tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yes. Ito yung presyo ng mga bilihin. Eh, yung pera ko, in-invest ko. Diba? Or hinahawakan mo lang muna. Or hinahawakan ko lang muna. Yes, invest, okay lang din. Oh, sige, sige, explain mo. Explain ano ko. Tama ba? Mapunta ako doon. Okay, sige, okay lang. Oh. Punta ka in-invest lang. Ko yung aking pera. Diba? So, dapat, ang kikitain ko dito, tama, ay mas malaki ang return kesa doon sa itinataas ng presyo ng mga commodity, which is what we call the inflation risk, di ba? Yes. Gets nyo? Sige, magbigay ka ng sample sa para, kanila. Para mas simple, di ba? Ang inflation risk kasi is, parang meron ako 10 piso. Okay. Diba? 10 piso. Ang inflation risk ko, yung 10 piso ko ngayon, after 1 year, yung 10 piso ko, hindi na halagang 10 piso. Mm-hmm. So, yun yung risk mo. So, when you do investing, when you invest, meron kang inflation risk. Uh-huh. Ibig sabihin, kung ano yung inflation, mm-hmm. dapat mas malaki yung balik so, dun ito. Sa investment mo. Yung ROI, return ng investment mo, dapat mas malaki kaysa inflation. Ganda. Bakit kailangan mas malaki? Kasi kung mas malaki yung inflation, ibig sabihin, unti-unti nawawala ng halaga yung pera mo o yung in-invest mo. Yeah. Si Janet, sinasabi ni Miss Janet, yes, it should beat inflation. Ang that's tanong, the minimum. That's the... Ang tanong. Kasi that's the minimum. Kung quits ka, ano? Oh, wala na wala. Wala pero, na wala. At pero least, gusto natin tumubo kahit pa paano. Oh. So, ano ba yung inflation? 2017 sa Philippines, iba-iba yan, iba-ibang bansa, iba-iba yan. 2017 sa Philippines, 2.85%. 2.85. 2018, 5.21. Ba't ang taas? Ano bang ang nangyayari dyan? Kasi minsan pag nakikrisis, tumataas yung halaga eh. Example, nawala ng tumaas yung kuryente, tumaas yung gas, tumaas yung gasolina. So tataas din yung mga bilihin. Or yung supply, no, naging ano, like itong corona na to, tumataas yung halaga ng bilihin natin sa supermarket, eh, di ba? Nung bumibili ka, talagang tumataas kasi because of kulang yung supply. So, tataas yung inflation rate niyan. So, dapat lang lagi, every year, hinahabol mo yung inflation. Kasi kung hindi, the threat of your money losing its buying power. No. So, 2020, ang expected, 2019 is 2.48. Bumaba ulit. Yes, more or less naman yan, 2 to 5% yan eh. Tapos, 2020, supposed to be maganda, 1.72, kasi marami, nag-import tayo ng mga bigas, etc. Bumababa, mababa yung gasolina. So, naging 1.72, pero with the corona crisis, I'm sure, tataas ulit yan. Tapos, so, ano projected next year? 2.80 plus naman, 2.88. Of course, nagbabago yan kasi projection lang yan. Kasi hindi kasama dito yung crisis. So, ito yung inflation risk. So, once you invest, kailangan you beat the inflation rate. Kailangan mas malaki ka ang ROI mo sa investment mo kaysa sa inflation. Kasi kung hindi, nawawala yung halaga. Kaya pala, ano po, i-share ko lang dati, may mga investor galing ibang bansa. Itong mga taga-Israel. Naway, may mga taga-Israel dito. Hello! Yes. No Israeli. Israeli, di ba? Magagaling mga to. Sobra, mga Jews po ito. Talaga pong ang aking brain, eh, tsaka ni Terrence, tsaka kami mga nakausap nila, ay talagang lumabas lahat ng Jews kasi masyado sila sa numero. Lahat ito, chinek nila. Walang emotion. Walang it's all about principle. It's all about data. Yeah. At ang kanilang hinahabol is, sabi nila, at least meron kaming 4 to 5% na ROI, masaya ni sila. Yes. So, Terrence, kung for example, ngayon sinasabi natin, ang ating inflation is 2%. Ay 2%. So, importante, 2%, you beat the inflation. Dapat more than 2 ang return of income mo. Kaya gusto nila, at least 4 to 5%. So, nung nag-compute kami sa kanila,
Diba? At na-prove namin sa kanila yung neto na pwede na lang makuha, pasok sa kanilang hinahabol, diba? They made a decision. They made a decision to invest, diba? And their principle is same as our principle, which is low return, low risk. Yan. Kaya ngayon, pag nakakita kayo sa dyaryo or nag-research kayo, magkano na, ano na ba in present inflation rate, inflation rate sa Philippines, ngayon, maiko-connect nyo na siya, yes, sa ating mga financial principle. Ano ba? Bibiling ko ba to? May maganda ba akong ROI dito? Diba? Kaya, kasi kung alam mo yung numbers mo, you will not base your decisions on emotions. No, hindi ko kailangan maghabol ng 10, 15, 20, 30% na ROI na malaki naman yung risk mawala. Kasi alam ko, ang prinsipyo ko is not to lose capital, yung capital risk, and not be higher than the inflation, which is yung inflation risk. Kasi kaya, ayoko yung pera ko lumiliit, lalong tumatagal. So, doon lang ako sa low risk, low return. Pero sigurado ako plus 3, plus 5, masaya na ako plus 7%. Doon sa inflation, masayang-masaya na ako kasi low risk. Kaya pala napaka-importante na doon natin ilalagay ang ating pinaghirapang pera sa tumataas, nang tumataas, yes, ang income or return of income or ang kanyang ROI. ROI, return, diba, of so, investment. Okay tayo ha? Okay tayo, yes, sa first. Una, ano yung learning una? Learnings ba? Learnings. Learning, ang una, capital risk. Okay. Yung pangalawa, inflation risk. Review natin sila. Malapit na tayo matapos. 3 risks ng investment. Yan po ang pinag-usapan ngayon. 3 risks ng investment, which is, ang unang risk is capital risk, which is dapat yung capital mo hindi mawawala. Ganun lang kadali yan. Ito, naku, naka-important. Yan. Number 2 is inflation risk. No? So, ito yung sinasabi ko na tatlong risk na meron akong prinsipyo dyan na ina-avoid ko yan. At isa naman dito, 'di ba? Ito ay dagdag na napaka-importante nito sa buong buhay natin, hindi lang sa kaperahan. Ito, practice niyo po. Emotion, mataas yung emotion, mababa yung intelligence. Ito yung sinasabi namin na para maiwasan mo 'to, kailangan may winning financial principles ka. Kasi once meron kang katapat na principle diyan, hindi mo kailangan paggamitin yung emotion mo. Kasi babanggain mo lang, ito listahan ko ng principles ko, financial principles ko. Pag hindi tumugma dyan, no. Pag tumugma dyan, yes. Ganun kadali. Kaysa ito gagamitin mo, pag masaya ka, bibili ka. Pag ngayon pandemic, mababa yung emotion mo, sadness ka, mababa yung emotion mo. Naku, patay ka dyan. Oh, basta gamitin niyo po to sa mga inyong asawa. No? Either mataas o mababa yung emotion mo, low intelligence. Sure ako pag ginamit nyo to. No, so ano yung pangatlo? No? Ang pangatlong risk. Ito na huli ha, tapos na tayo. Interest risk. Maganda to. Interest risk. Ano naman yung interest risk? Okay, maganda to. Katingin nyo, paki-chat naman diyan. Anong interest risk? Ay ba kasi tayo po ay sama-samang pupunta, magkakasama tayo sa dadaanan natin financial journey. Hindi pwede na sa journey na to, kami lang mag-asawa nakakaalam. Dapat lahat tayo ay talaga namang marami ring bagong kaalaman para mas mapadali ang ating biyahe. No? And the more learnings you have, the more you understand about finance, the more understand about financial mo, the more understand you understand about money, the stronger, the better your principles are, financial principles are. Kaya very important, learning. Para yung principle mo malalim, para tama yung decision. Nakakatuwa, Terrence. Ano, sa eskwela, hindi po ito tinuturo, hindi ito subject. Itong mga financial na to, kaya yata hindi tayo yung mayaman mga Pilipino ko konti. Kaya buti na lang, naging member tayo dito. Yeah. Ngayon, tayo na lang ang mag-aaral-aral. Tapos isa lang to ha, ang pag-uusapan ko sa Friday, yun, sa OFW Financial Fitness Challenge, Session 3, ay lahat na financial principle namin mag-asawa. Ayan, no, before, I don't want to talk about it, but since ang dami na nakinabang, maybe it's time for us to share it to everyone. Yeah. No, for you to be able to make
better decision. To make the right decision, then the right decision, di ba? The right principle, right decision, right decision, right action, right action, right result. No? So, iba pa pala yung capital risk sa, ano yung pangalawa natin? Capital risk. Inflation risk. Inflation risk. At ito naman, interest risk. Ano naman tong interest na ito? Ano naman yung interest risk? No? Ito, isa, interest is ganito. Ang interest risk kasi, once you make an investment, mm-hmm. Di ba? Normally, when you invest, kailangan, minsan, may utang ka. Tama? May loan ka. Yes. Di ba? When you invest, may loan ka. So, kailangan, ang pag may loan, anong kasabay sa loan? Sa utang. Tubo ng nagpa-utang. Interest. Di ba? May interest yan. So, importante din pala na tinitingnan mo yung interest risk. Oo. Teka, hindi pala importante lang na invest ka lang na invest. Importante pala, tinitingnan mo yung interest. Interest risk. Aside from the capital risk, aside from the inflation risk, tinitingnan mo pala yung interest risk. Ito. Sabi, ay, ang bilis. Excited. Ay, naku, ang bilis. Wala na ako nabasa. Ano? Ito, si Glenn, si... Ayan. Ang daming comment, di ko lang kung ano nang babasahin ko. Ito na lang, ito lahat kayo makaka-relate. Sikat to sa buong mundo, lalo na sa mga Pilipino. Sikat na sikat ang interest. Pag sinabi natin 5-6, nagkakaintindihan na tayo. Pag 5-6, mataas ang interest or hindi na binibigay nung ano, nung nagpapautang. Ha? Sorry ha, pag may nagpapa-5-6. O, diba? Sample lang naman ito. Diba? Ano, pagka nagpa-5-6, diba? Naku, taas naman ng interest niyan! So, again, ulitin ko ha, ang interest risk is the possibility, no? Pag pinapag-usapan natin, kasi pag nag-invest ka, normally hulugan. Mm-mm. No? Or hinihinga mo yung pera mo. Pag hinihinga mo yung pera mo, ibig sabihin, may interest yan. So, ang interest risk is the possibility of over-leveraging when using OPM. Ah, ano ang OPM? Kanta? OPM. Ano ba yung OPM? Kanta. OPM. Diba? OPM. Filipino. Ang interest risk kasi is the possibility of over-leveraging when you're using the OPM. Other people's money. Ayun, ilagay nyo nga. Nako, kala ko magkanta yan. OPM, other people's money. Diba? So, ano yung other people's money? Ito na nagpapa 5-6. Sa banko, sa 5-6. Credit card. Yes. Banko. Ano po ba? Yung mga Cebuana Lilier, yung mga ganyan na nagkalat. Yeah. Yung nagsasa, na may interest din yan, diba? Diba? So, interest risk is ganun din. Para din sa kanina, sa inflation risk, sa capital risk. Ibig sabihin, baka mamaya, yung interest is higher than the return of income of your investment. Kaya kailangan, madami kayong sideline para bayaran na ng bayaran yan. Nagigit nyo? So, sabi ko nga, parang, sample lang ha, let's talk about interest. No? Interest, ang personal loan ngayon, magkano a year? Personal loan. May alam ba ang personal loan, magkano a year dito sa Philippines o sa ibang mundo? Pero yung interest risk, dapat alam mo yung interest kung ano ang kailangan mo pagandaan pag nag-loan ka. Yes, ha. So, kailangan alam mo, tapos babanggain mo ngayon sa return of income mo ng investment mo. Dapat, ano, dapat mas mataas yung investment mo kaysa sa interest ng hiniga mo yung pera. So, ito yung sinasabi interest risk. Kasi pa interest risk is baka mamaya mas mataas pa yung interest mo kaysa sa return of income. Ang problema dito, ito, personal loan, ilang percent? 14% to 15%. Oo. Yung sa abroad, sa Italy, sikat yan, yung mga Compass. Diba? Naku, malalaki ang personal interest. Personal loan, 14 diba? To 15 a year. A year yun. No? Yung pag nag-i-invest ka sa property, ang running rate ng housing loan ngayon sa Philippines nasa 4 to 6 o 4 to 7. Pag in-apply sa banko. So, yan yung 4. Magkano na ba ngayon yung mga nag-a-apply sa banko? Usually, mga 6%, di ba? Yes. So, yung mga housing loan. Five, ano yung mga housing loan? 4, 5, 6, no? A year yan. Oo, a year yan. So, ibig sabihin, dapat kung
meron kang loan sa bangko, sa housing loan mo, which is 4 to 5% o 6%, dapat yung return of income. No, whether rental income ba yan, whether capital appreciation ba yan, pinagsamahan mo yan, dapat mas malaki sa interest na binabayaran mo ng housing loan mo. So, like for example, ang credit card, yan, 6.75. Yan yung ano, sa dapat, bangko. Yung pag nag-invest ka ng housing loan, dapat yung balik sa'yo ng investment na yan is more than 6.5%. Kapag tinotal mo yung let's say, for income example, sa rental. Rental income. Normally, ang rental income is 7 to 10%. Sabihin ni 5 na lang. Tapos appreciation value 10%. Sabihin ni 5 na lang. So, total mo 5, 5, 10. So, meron kang 6. At tutubo ka pa ng 4. Pero, iba ang prinsipyo ni TRL. Ang sabi niya lagi, kung may pera naman, bakit ko bibigay sa bangko yung aking 6%, kaya babayaran ko na lang. Ang tanong ngayon is yon, how to build more muscle. Saan tayo kukuha ng pambayad para hindi bangko yung... Ba't ba nagpapautang ang mga yan? Kasi doon sila kumukuha ng pera sa interest. Di ba sabi ko, prinsipyo ko is to avoid interest risk. How do I avoid interest risk? So, hindi ako hihiram nang sa bangko. Hindi ka hiram, kasi 'di ba? Ayaw mo. Ayaw ko na may interest risk ako. So, dumating sa point sa buhay namin since we always build yung muscle namin, no? We make more money, we make more money. Hindi ko na kailangan mangutang pa sa bangko. OPM, no, other people's money, tapos babayaran ko siya ng interest. Since my principle is to avoid investment risk, so every time kukuha ako ng loan, kukuha ako ng property, sabihin natin, babayaran ko yan ng down payment, zero interest yan, o kukunin ko madahan-dahan. Pero bago matapos yung down payment, bago magtungtong ng interest, babayaran ko na lang cash yan. Or bigla kayo nanalo sa loto. Di ba? Or iksian mo siya. Kasi lumalaki yung interest risk mo, lalong tumatagal. So kung ang utang mo 1 million, edi bayaran mo na yung kalahati kung kaya. Tapos yung kalahati na lang may interest risk. Nagiget nyo? Kaya Marilyn Bonsu from Israel. Kaya wala na akong credit card since nakilala ko si Sir Ringo. Alam nyo ba yung credit card? Ilang percent? It's 3. Yeah, not percent, not a year. 3% a month. Yeah. Yung credit card na usual is huhulugan yung monthly. Not unless, for example, kami may credit card pero hindi kami pumili ng option ng monthly. Ang gusto namin, automatic, i-deduct nyo sa account ko kung kami nagastos ko. So, excuse me, wala siyang masyadong tubo sa amin. You kasi use the other people's money para may 30 days ka, free money. Pero after 30 days, babayaran ko na siya. Yeah. Si bangko ang nalugi sa akin. Yeah, nalugi siya kasi dami namin mga points. Lalo na ako. Pero babayaran namin ng cash kasi we don't want interest risk. Yes, tama si Corky. Kung kayo ay may mga utang at may extra pera, bayaran muna. Yes, kasi nililiit mo yung interest risk mo. Bakit ko papayaman yung bangko, eh pwede maging tubo ko na yun. Diba? The faster you are able to pay your investment, the lower your interest risks are. So, very clear ba siya? And, sabi ko nga, pag naintindihan mo yung prinsipyo, Ted, maghihiram ka pa sa credit card, 3% a month, every 3%? Month. So, in a year, ilan na yan? Eh, di mas lalo na yung ano, di mas tapos, lalo na... Ang, anong ROI? Pag ginastos mo sa liabilities, anong ROI? Wala, zero. Zero. Negative pa. So, yan. Yun yung maganda sa prinsipyo. So, learn to compute then, at least now you are guided, di ba? Alam nyo na kung ano ibig sabihin ng capital risk, alam nyo na ibig sabihin ng inflation risk, alam nyo na ang ibig sabihin ng interest risk. So, learn to compute. And may ano pa ako, may final ako sa inyo. Ano yung biggest risk of all?
Ano yung biggest hindi risk of alam, all? Hindi ko sinabi. Ano yung biggest risk of all? Ano yan? Ano yung biggest risk na yan? Pakichat nga dyan kung sino makasagot dyan. Biggest risk of all. Walang pera. Walang income. Okay? Yan. Tandaan mo yan, ha? Ayan. Kita ba nila? Kahit ayan. Hindi nyo na ako makita, maintindihan nyo lang ito. Tatatid mo number 3 kasi pala. Number 3. Yan. Ay, ganun na lang. Yan. Is not taking any risk. Asya, what? Diba? Kung hindi ka nag-i-invest, wala, you're not taking risk. Ang sinasabi ko lang, ang prinsipyo ko, calculated risk. Mm-mm. Low risk, low return. But the biggest risk of all is hindi ka nag-take ng risk and you're not investing your money. Ay, hindi ka namin makakasama sa journey hanggang dyan ka na lang. Bahala ka, iiwanan ka namin. Nakauwi na lahat, nandiyan ka pa din. So, okay na ba tayo? No? So, again, gusto ko lang i-close yung itong araw na to. Nako, nakaka-excite naman, Terrence, kasi ito ay kung yummy ang natutunan nyo ngayon. Mas lalo na po ngayon sa ating pinakaiintay na pagsasama-sama ulit sa ating OFW Fitness Journey ngayong Biyernes. Kasi mas marami pa tayong matututunan ngayong Biyernes. Ito po ay patikim pa lang. And for those sa ating mga kababayan na gusto nating makasama sa journey, maawa naman tayo sa kanila. Let Sama them join nyo. Us! Let them join the OFW Financial Fitness Challenge. Kasi yung financial fitness challenge, galing yan dito. Opo. No, we are feeding you with the right learning. No, pinapag-usapan yung money fat, pinapag-usapan yung money muscle, pinapag-usapan yung next session, money bones naman, para you have the right principle. Pag meron na kayong right principle, kahit wala na si Fridge Mentor sa buhay nyo, yeah. You will be able to make the right decision. Kasi yes. Wala naman kami lagi sa buhay nyo. Yeah. You will make decisions in your life. No, financial decisions na wala kami. And if you're going to use your emotions, nako, hindi kayo makaka-uwi sa Pilipinas. Sigurado na ako. But if you use the right principle in your financial decision, you will make the right decision and you will make the right action. And you will get the right result. Okay. Okay. So again, wala na ba kayong tanong? Mayroong tanong ba kayo? May tanong ba kayo? May nagtanong kanina, sabi niya, natabunan na yung sabi niya. Natabunan na, tinatanong niya kasi nag-loan siya sa banko. So, tingin daw ba natin, nabit niya yung inflation rate? Depende po, kailangan kayo mag-compute kasi iba-iba kasi yung mga investment na ginagawa natin. Lagi nyo isipin, pag nag-loan kayo ng banko, depende yan kung anong loan nyo. Kung personal loan yan, I'm sure mataas yung interest rate 13 yan. 13 to 14.5 interest. No, so kaya nga sinasabi ko, yung interest risk, dapat naintindihan nyo yan. Kasi mahirap na mag-personal loan kayo, tapos lalo na kung hindi nyo ilalagay sa investment, talo na kaagad. Kasi walang ROI yung pag ginagastos mo na liability siya, walang ROI. No, yung 14% versus 0, talo ka na. So always make sure the only time no you have interest risk is when you invest. And when you invest, make sure that the ROI is higher than the interest and inflation rate. So para meron kayo tumutubo ka, lumalaki yung pera mo. Diba? So yan. Ang ganda. Naku, mag-iisip na sila, sasakit ang ulo nila kasi dami nang kukumputin, but then at the end of the day, at least guided tayo, hindi tayo pasok lang ng pasok kung saan-saan. At dito po ay matuturuan namin kayo kung ano ang mga pwedeng gawin para itong Maris na to
ay hindi niyo nasakit ng ulo. And I would ano, I would suggest to you, no, try to follow us, no. Try to follow us kasi I'm putting in decades of financial learnings. No, right, financial learnings. Dumating na kami sa point ng buhay namin na ang priority namin is not about making us richer. No? Hindi na yung personal interest namin. Ang priority namin is making you richer. So, yeah. I'm putting everything I know, all the principles I know, all the right learnings so that you can make your right principles. Kasi once ginawa nyo na yung right principles nyo, no, then you will make the right decision. And when you have the right decision, I'm sure gagawin nyo yan. The right na, action to so, and the right result. Ito na yung tanong ni Chris Domingo. Kung may interest po si bank, na bid po ba na investment to property dahil sa appreciation value? Yun ay sinabi ni Derek. Yes, tama, tama. Magandang tanong yan, Chris. So, for example, capital appreciation. Capital appreciation, normally yan, 10% yan, di ba? Normally, no? That's the conservative. No, sinasabi nila in every 10 years nagdodoble yung property. So, sabi natin 10%. Explain mo. So, 10% ka na diyan. Tapos kung yung investment mo na property na papaupahan, sabihin na natin 7.5 or 5% ROI. So, 10 plus 5, mayroon kang 15. No? So, 15. Sabihin natin yung 10 aggressive, gawin natin 5 na lang, 'di ba? So, 10 na lang. Capital appreciation, rental income, pag tinotal mo, ROI mo is 10%. So, ang housing loan mo, kasi hindi siya personal loan eh, housing loan. Oh, mas mababa, no? Mas mababa ang interest ng housing loan, which is sabi nila around kanina, nasa 6.5. So, 6.5, tapos ang ROI mo is 10%, so ibig sabihin, plus 3.+% ka. So, ibig sabihin, you're investing, right? Like, that's why yung mga taga... That's 3% every year. Oh, that's why yung mga, yung sineshare ko sa inyo dati ng mga Jews, ng mga taga-Israeli na dumayo pa dito at gusto invest ang pera nila kasi hindi maintindihan ko saan ilalagay. Ang hinahabol nila is 4 to 5%. No? 5% lang hinahabol nila. Alam nyo kung bakit. Dahil sila po magbabayad ng cash. Ayaw nila ng interest. Interest risk. Kasi may pera sila, but kung bakit... So, whether may pera ka o wala, iniiwasan mo yung interest risk. Yan. Kaya nga, habang wala pang interest, dagdagan yung dagdagan na yung payment. Tapos, para lahat tubo. Para lahat. Instead na ibibigay ko sa kanya, sa akin na yung tubo na yan. Sa atin na lang, kasi mas mayaman na yung mas mga mahirap tayo. Yung mga nagpapautang na yan, sobrang yayaman na po. Kaya sa atin mayaman na lang yung tubo, di ba? So, sama si Domingo dun. Kinumpute natin 10%. Binawas natin yung 6% ng bangko. Eh, paano? Kung hindi na ako nag-utang. Hindi, ibig sabihin pala, yung ROI ko is 10%. Yeah. Na pumunta sa bulsa ko. Kasi wala na akong interest risk. Diba? Tapos wala kang capital risk, wala kang inflation risk. That is one of the many winning financial principles we are guided with. We don't use our emotion, but we use our winning financial principles. Kaya, right learnings, right principle, right decision, right action, right result. Yan. So, I hope na natuto kayo ngayon. I'm very sure magko-compute kayo. So, kung feeling nyo ay dehado kayo, so... Gawa na ng paraan na mabayaran agad. Kailangan natin ng mga additional income dyan. More muscle, which hindi pa tayo tapos sa ating pag-aaral sa ating OFW fitness journey. Marami pa kami i-share sa inyo dun how to build muscle. At ito pong prinsipyong natutunan nyo ngayon ay patikim pa lang. So ngayon, Biyernes, ay ibibigay namin lahat ng mga financial principle para sa masama tayong hindi magkamali sa ating journey going back home to the Philippines earlier, free, rich, and never have to work abroad again! Okay? Salamat! Salamat sa inyo lahat! So, thank you so much! Thank you! Labas kami ng 15 minutes. Ito pong muli ang inyong Fridge Mentors, Ted Kujamat Lim, Terence Ray Lim,
ang sigaw naming mag-asawa para sa lahat ng mga overseas Filipino! Laban OFW! Fritz your life! Laban OFW! Fritz your life! Yun, salamat! Cheers! 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 Para sa inyo! See you on Friday! See you on Friday! Invite, invite! Para madami namang malaman itong ating mga kababayan. Yes. Maraming salamat, Arvin. Leo, Jane, salamat. Salamat. Share lang lahat ng mga learnings para mas marami tayong uwi ng free and rich. Yan po, magko-compute yung mga yun. Magko-compute yes. Sila. Ang maganda yung mga, po. Ano ko ha, yung mga batchmates ko sa ano, OFFC Challenge. Yung tatlong challenge natin, gawin natin. Nasa live stages na kayo. Yan. Maraming salamat po sa... Maraming salamat. Every week na sumusubaybay sa amin dito, sa ating pagsasama-sama, kahit isang oras lang. And thank you sa lahat ng mga leaders, ambassadors ng Fritz Revo na talagang kayo po ay ginagabayan halos araw-araw sa online. Kaya saludo kami sa inyo. At sana po mas madami pa tayong maging kasama dito sa ating revolution. Okay, bye-bye! Bye-bye! Salamat!